And we're back, mga kaibigan. Mga ka-ML users. Regine Alamil. Regine Alamil is watching. Happy viewing po, Ate Regina. And we're heading again sa ating banning place dito. Ramluna. Sa Suman dito, they went to Bat in Esmeralda. Ayaw pa rin nilang nakawag-chill. And itong Cocomelon dito, they need to ban dito respeto sa isang Barats. Dahil nakita natin kanina kung gaano talaga nagka-dominate itong si Barats na to. And the blue size dito, I think they will go for the same ban. Pick of Hero dito. Eparsa is ban dito. Ayon ng Feather Air Strike dito, Ramluna. And for the red side dito, Apakito. Pinik nila itong Pakito kanina and now bina nila ng red side. Ang Minotaur dito ang priority pick ng blue side ng Suman. This is to ensure na merong crowd controls, enough crowd controls dito. Ang blue side. And for the red side dito, Evalier and Benedetta. And to the blue side, ito na. Dinabas na ni Mosky ang kanyang number one hero. Itong Matilda, I think seryoso na nila. Seryosong-seryoso sila sa laban na to. For the blue side. Bukang totodo na ngayon yung blue team dito. No, Bok? Yes. At for the first time natin makikita dito sa torneo to, yung Balir. No? First pick priority to para sa red team dito. And it's a pick real para sa third pick. At banning naman tayo para sa red team. Sino kaya yung iba nila? And it's a Pobius. Konting respeto para sa Pobius, no, Bok? And for the blue team, sino kaya ang iba ba nila? Or the third and last pick para sa blue team, no? So, ayan, shout out po tayo habang nasa banning page pa po tayo. Ayan, shout out po, MJ Alcala, Denver Anza, Regina Lamil, shout out, Christian Villodo Romero, shout out, Sharon Ramirez, Santa, shout out, Rael Del Agua, Frederick Lorcha, Denver Anza, Gwyneth Adore, Christian Miludo Romero, shout out po. And it's for the fourth pick po para sa red team. It's fourth pick Preya. Nakalimutan ko sa tagal-tagal hindi ko nakikita sa ranking, nakalimutan ko si Preya. I just want like also to comment dito yung pinick dito ng isa ng ano no ng blue sides dito. Ay, ng red sides pala. They banned dito yung Pobius and they went to pick Benedetta. That is also a clearly na inalis nila yung counter dito. Pero ito, Aldous, yung core dito, carry ng blue sides. And for the side lane naman dito, ay isang Khalid. Looking at the traffic dito, Ramluna once again. Gusto ko itong tanong sa'yo. Paborito kong tanong sa'yo ito, Ramluna, no? Kasi alam kong ikaw yung mas matibay, no? Magdagtimbang. Sa tingin mo dito, sino yung mas lalamang dito sa game na to? Siyempre, Book, no, alam mo na kung ano yung magiging sagot ko dito. No? Magiging lamang dito is parehas, both teams, no, Book? Kasi hindi pa tayo nagsisimula, meron ang panalo dito, no, Book? And then, in terms of panalo, it's the experience. Panalo tayo sa experience ngayon dito. For the first time ng torneo natin dito sa 44 Esports Mobile Legends Bang Bang Tournament. Yan. Tama ka nga dyan, no, Ramluna, no? Ito lang napansin ko dito for the Cocomelon pala dito, yung kanilang side lane ay isang Leslie. This is actually the first time na makikita kong isang Leslie sa tournament na to. Tama ka dyan, Book, no? Yung Leslie, first time natin makita. Yung Balir, first time natin makita. And yung Preya, first time natin makita dito, no? Tama ka nga dyan, no, Ramluna. Sad boy, gumamit siya dito ng isang Leslie. And still, gusto ata nila pumunta sa late game potential na isang red side dito, but for the blue side they have still at Aldous. It can punch isang suntok lang ata sa late game itong si Leslie, pero hindi pa rin tapos yung laban. I think meron dito pinaplano itong red side. Yes, tama ka diyan, no, Book. Mukhang si Aladdin ngayon ay nagkakaroon ng intervention doon sa may red blue. Gusto niya i-delay yung pag-perform ng red team dito, no? Yun, yung Benedetta, yun, no, tinataga niya ng tinataga. Kasama yung Matilda. Maganda yung kanilang plano para dito sa kinabukasan ng blue, no? At ngayon nga, Bo, kapag nade-delay yung kalaban,
eh pagkakataon naman to para dun sa blue team or sa Aldous na mag-farm, na mag-solo, na magpalakas, na magpalakas, no? So, madedelay dito yung farm ng red team. So, medyo magkakaroon ng konting dominating effect yung Aldous dito pa in terms of experience and sa item. Tama ka nga dyan, no? Rambluna. And itong Benedetta na to kasi, nakita niya dito yung ano pala dito, yung spell pala dito ng isang cannon is a execute. So, kailangan talaga ito mag-ingat kasi once na na-burst siya dito or napatay siya dito ng isang execute pato. Pagod natin pag-usam, there's a rotation here sa, by bottom line. But no! Yung blood out ata yun. Hindi ko yung isang blood out ata yun ng isang Kamehame wave yung book. Kamehame wave from Alice. No, Kamehame wave from Alice dito. Yes, okay. Kamehame wave yung Leslie dito, no, for the first kill para sa blue team. Tama ka nga dyan, no? And this is a good news pa rin sa Suman. They shut down dito yung early pa lang. At kaya na nga book ang Aldous at hindi tinuloy ng Aldous kasi okay. Nasa tower. Medyo alanganin pa kasi medyo early pa. Wala pa masyadong item yung defense item yung Aldous. So medyo alanganin siya doon. And for the turtle, nakaspawn na yung first turtle natin dito. Magkakaroon kaya ng intervention or magkakaroon ba kaya ng challenge dito yung red team. Tama ka nga dyan. No? I just want to highlight yung nangyari doon sa chase bait ni Stank Aldous. They cancel, kinansel niya dito yung chase bait niya toong kay Tigre because he know dito si Tigre, there is a second skill or SS pa nga na pwedeng iba to. But no, there is a fight dito sa my turtle dito and the blue side is dominating here. Nakarap sa kanalang blue side, a sunstorm is binato dito but Benedetta is down here. Sino makakakuha ng turtle? No, it's a Valir pa rin. This is a totally dominating with the red side dito. Freya lumilipa dito sa kanya mga shields dito. But They will get dito the Aldous and the Minotaur atop. Isa pa ang Minotaur. Nakuha yung Mino. Nakuha ng Valir ang Mino. Bilagyan ng apoy. Pinalambot ng apoy. yung baka. Yung baka pinalambot ng maigi. Nilagyan ng tinidor dun sa ibabaw ng kaldero, bok. Yung baka para lumambot siya ng maigi. At saka, maganda yung pagkakakuha ng turtle dito ni Valir, no? Ganda yung sakto lang yung kanyang skills din dito, no, Bok? Yes, balikan natin yung crush kanina, no? Nakita ng inang red side dito na mukhang masikip ata yung paglalabanan nila. And they went to that area. Kasi itong si Valir, yung second skill. Kaya niya i-push back itong mga hero. And nakita nila na isa na lamang itong si Aldous. And they go for the team fight. Alam nila na wala na dito mga skills yung blue sides. And they successfully get the team fights also. Pero dito ha, sa baba, meron ditong blood out. Hindi kaya ito ng isang Leslie. No, she will go down. But also, ang Alice, napatay ng isang tore. Yung tore na yun pa rin, walang malambot. Walang matigas sa isang tore. Kasi true damage nga naman yung binibigay ng tore dito. Pero certainly eagle dito kay Valir, just to stop the aggression dito ng right side, yung baka dito, umamba, pero matitira dito yung isang Tigreal, and oh, he will down sa kamay ng isang Benedetta here. Yung hindi naman nakapagpapad ng eye from an eye or ng electro final blow si Benedetta. This is still a close fight. And yung red side dito, meron lamang ng isa, 700k na gold. Pero hindi natin napapansin dito yung isang Freya. It have still a 2 assist dito. And I think dito pagdating sa late game, kaya niyang mamawin yung isang Aldous dito. But ito, nagkakaroon ng fights dito and na-pop up or chase bait dito for Freya. Hindi, enough na yung damage dito. Tatlong hero anong doon sa may taas. Pero ito, maambal yung red side dito. Ginamit yung SS pero hindi enough pa rin. Electrified na lang, binato ng isang Tigreal. Tatlo, apat na lang sa isa. Nakapagsapa na rin dito ang right side. No, that is a total error sa kanilang decision. Yes. Wala na doon isang Freya, but they went for the team fights pa rin. Oh, nagkamali sila doon sa moves nila yon. Doon, Bok, nagkamali yung red team natin. Doon, no? Maganda rin yung nagawang pasok ng Minotaur doon. Mali yung posisyon ng Valir, kaya nagkaroon sila ng, nakill sila doon ng blue team. So ngayon, dito na tayo sa turtle. Hindi pa nila sinisimulan yung turtle dito. Mukhang inuuna nilang makakill bago sila magta-turtle dito. Yung mga ibang ginagawang objectives ngayon dito ng mga teams. Also sa pro, mas inuuna nila yung kills muna bago yung objectives. Like pagkuha ng turtle and pagbasag ng mga turrets. Tama ka nga dyan, no, Rambluna. Pero dito sa pagdating naman dito sa late game,
The right side is, still they have a reserve sa potential na late game itong si Leslie. It has a still a high damage dito. Yung kanyang damage, yung kanyang basic attack pa lang dito ay pwede mag-dominate into the blue side. Pero still yung blue side dito ay merong Aldous na isang punch lang dito, isang suntok lang dito, uppercut pababa sa Leslie. Still, pwede siyang ma-burst out dito. And looking at this one, mukhang nahihirapan ang isang Leslie dito patayin ang isang Alice. Okay, back to the game tayo dito. No, wala pang ang punch. Nabunggo pa lang ng spaceship. Nabunggo pa lang ng spaceship, patay agad ang Leslie doon. Ramblu na. Pero looking dito, A3 dito, mukhang yung kalawangan. Grabe yung damage ng Soul Steel. Yung Soul Steel niya dito, grabe talaga yung damage. At hindi nila pinapansin yung, ngayon pa lang nila pinapansin yung turtle dito. Nuna muna talaga nila makakills para ma-secure nila yung turtle dito. At kulang nga nung isa, kanina, nakuha ng Aldous yung Leslie, at ngayon nga mukhang preload doors dito para sa Aldous at para sa Blue Team. Tama ka nga dyan, no? This is a totally free turtle na para sa blue team kasi hindi mahirap ngayon contest dito. Chase bait dito kay Aldous, ay kay Tigreal dito, is he was successfully dito ma die, kill the Tigreal, but there is a minimum purity to the blue sides where hindi ada parang yung damage, pero yung apoy na yun yung nagmamatter dito. Yung apoy sa apoy. Tinunaw na naman ng isang baka dito. Kung gusto mong kumain ng baka, kailangan mo talagang palabutin. tunaw book. O syempre, wag mong kakalimutan yung tinidor doon sa ibabaw ng kaldero para mas mabilis siyang matunaw. O lumambot, no? Tama nga dyan, no? Ito, ano lang ako, nagbumilib lang ako dito. Ah, shout out sa ating 42 viewers! Mga kaibigan, don't forget po to share the stream. Like and share po. And sa ating YouTube channel, 44 Esports. Mga kaibigan, and back to the game tayo dito. 21.2 gold lead dito. And mukhang tumatabla na rin, nahihirapan dito ang Suman. Kung kanina nakita natin na medyo medyo lumalamang sila into the first game, pero dito nakita natin na parang natuto na yung red side. They know to counter dito, and yung isang baler dito, alam niya kung saan siya po position pagdating sa team fights. Pero eto ha, lulusob ito yung blue size dito, kompleto sila dito, merong support sila, merong core, pero isang Tigreal, umalis ka dito, hindi kayo pwede dito, sabi isang Tigreal. And a chase mate dito kay Blare, by Valer, by si Teddy, alam niya na si Valer yung nag-matter doon, and a siege dito, dapat tayong isang baka, and a double kill here for an Aldous. Mukhang mataba na ang Aldous na to. Tama ba ako, Ramblu na? Yes, oo. Habang tumatagal, tumataba yung Aldous dito. Makikita mo dito yung Aldous. Pinapriority na nila dito yung Valer kasi ito talaga yung medyo masakit at medyo talagang magbibigay ng buhay dito para sa red team. Tama ka nga dyan, no? Ang Ramblu na. I just want to highlight doon yung nangyari, no? Nakita natin yung blue sides dito, papalusob sila dito, and nakita rin ang red sides yun. Ayaw nila ng fights na yun, but there is a chase bait. Yun nag-matter doon kasi kahit malayo pa doon si Aldous, pero yung kanyang chase baits, madali lang siya pumunta doon sa team fights. Madali lang yung spaceship niya, yung lipad na yun, makaka-responde agad siya. And alam niya na itong si Valerie, ito talaga yung nag-matter dito. Yung kanyang mga crowd controls, and they went for that. Kailangan niyang patayin yun, at nung napatay na ngayon yung Valerie, they successfully win the trade. At tatlo yung napatay into the blue side, and to the red side naman, isa lang yung napatay doon. And back to the game tayo dito, the Lord is up now, and I think itong blue side na to, sisimula nila ito, and still, inihintay ko dito yung pagbuhay ng isang Leslie. Abangan mo dito, Bob, yung Valer dito sa Lord. Sigurado kapag nagsimula yung blue dito sa Lord, etong Valer, sigurado, mahilig tumang steal sa mga objectives tulad ng Lord and ng Turtle. Sigurado, dahil masakit, napakasakit yung parang flame barrier nito at yung first skill nito. Kaya mag-iingat yung blue team dito. Siyempre, uunahin ng Aldous dito yung Valer. Main target na nila to dahil masakit to. Tama ka nga dyan, no? Ramblu na, no? Yung Valer, kanina pa nakita natin. But this is a bad news still sa red side dito. Nakuha, napatay ang isang Leslie sa kamay ng isang Alice dito. And Alice is also down. Tabla lang naman dito yung nangyari. But still, yung Lord dito, sinisimula na ng blue side. And I don't think dito,
na magko-contest pa yung right side dito, pero ito umaamba dito, siyempre nakita ng isang kali dito, umalis ka dito, hindi kayo pwede dito. And an SS dito, ang galing ng SS na isang table, but no, there isn't enough. No, enough na magkita dito. Nakuha yung level dito. Nakuha yung level dito. Nakilala mo dito, Balir is also down. Hinahabol dito ang isang Aldous. Yung Aldous dito, yung ba ay napatay doon. Dalawa yung natira dito. Ay, tatlo pala yung natira dito into the blue side. Pero yung dito yung Khaled even also go down, nagluwad sa dalawa dito. Pero no, hindi enough yung sustain ng kanyang second skill. And a Benedetta, a Ivor ang eye dito, yung binabato ng isang Benedetta dito. And at 3, this is a massacre three here. 3 versus 1. 3 versus 1, but no, Tegel is down by the turret here. Ang ganda naging team by Zion, and that is a completely dominating by the red side. Ang galing nung pagkapasok ng Preya doon. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo, Bo, at mukhang na, nakuha nga yung Leslie dito, down yung Leslie dito, at yung Lord nagpupush na ngayon dito sa may top. Nakakuha ngayon ng tower yung Lord dito. Pero tandaan natin, Bok, yung Lord, ay, medyo malambot pa to. Nasa first, nasa early game pa tayo. Pero napakaganda talaga nung pasok nung Preya doon, Bok. Yun nga, sinasabi ko katulad kanina. Akala natin yung Baler yung makakastil, which is wrong. Yung Preya pala, Bok, yes, yung makakastil yes ng Lord. I just want to go back to that fighting fight doon na Ramblunan, no? Nung nakita ng isang Tigreal na parang, eto, malalapit yung mga hindi nakakaiwalay, pinakap yung SS niya at nakita ng isang nitong Preya na ito nag-SS na successfully na SS ng isang Tigreal yung tatlong kupunan dito ng blue side at tumalon siya doon at nakita natin yung damage na yun yung matter dito sa red side and they successfully nagkaroon ng backs up doon and ito naman si Preya, he successfully steal that Lord and that is a bad news dito sa blue side. Gusto na lang kunin yung Lord para lang ma-completely dominate this game. But no, hindi. Buhay pa rin dito yung red side. They haven't still dito ang Preya at itong si Leslie na hindi natin nakikita. But ngayon, still, buhay na buhay pa rin ang red side, Ramblunan. Yes, tama ka dyan, Bok. Napansin mo ba yun? Yung dalawang pinakaunang pick natin, yung una nating nakita yung Preya at yung Baler, sila yung gumagawa ng pangarap dito. Kanina, nakuha nung Baler yung Turtle. Ngayon naman, yung Preya, nakuha niya yung Lord. Yung bagong mukha natin dito sa torneo na to, sila yung nagpapakitang gilas ngayon dito, Bok. Yes, tama ka nga dyan, no, Ramblunan. And look at the lead dito ng gold. Ngayon, lamang na ang red side dito. 39.4 to 37.5k gold lead. May get 2,000 na yung lamang dito. And ang kailangan dito ng blue team is to be careful kasi kahit na ito ay isang Preya hindi natin nakikita sa meta nito pero yung damage yung binibigay niya, look at yung KDA niya 415 takto in total there is at 9 kills in total and takto lang yung wala siya doon sa team fights na yun and that is still a bright TZ yung ginagawa niya dito but now dito yung bright meron ditong team fights yung baka dito, yung baka merong Minion Fury dito, pumunta sa binalim, Minion Fury is up here, pero a chase bait dito kay Leslie is an uppercut, pababa lang naman pala. Benedetta here, for Ivram I, a mega kill here, dalawa yung kupunan na wala dito, pero ito yung Aldous dito, isa laban sa apat, walang malakas sa marami dito, immortality na wala na, pero mapamatay pa siya. Dito, botak-botak-botak-botak dito, hindi. Pero tingnan mo doon, yung bot lane ng red side, si Khaled gumagawa ng pangarap dito. Gumagawa ng pangarap, and he will say, no, naniningil na. An eye from our eye dito is pop up by Benedetta just to clear out those lanes dito, Ramblunan. Ang galing lang nangyayari dito. Hindi ko to inaasahan, Ramblunan. Umatras na yung Bombay dahil nandiyan na yung sinisingil niya si Benedetta. Grabe, umatras yung Bombay kasi pag hindi ka iitakin kita kapag hindi ka umalis dito. Napakalapit nun. No? Ramblunan, tingnan mo ito. Ito si Aldous. Maganda yung mga pasok sa Phyllis Beach. Inuuna niya dito yung Leslie dito. At isang suntok lang naman pala talaga si Leslie dito. And I think kailangan nilang gumawa. Ito na, chase bait dito para kay Leslie. And I think itong si Aldous, he will go for that. Isang suntok, patay! Wala na, wala agad yung Leslie. Ganda dito ng pasok ganda ng Minotaur! Baler is also down here. A triple kill! A shutdown dito kay Benedetta! Mukhang baka nakuha lang! What? A TPTP here! And a Preya is also down! It's a wipeout! And minyak pa nga! Dito sa isang Aldous, yung aming karakta baba!
mukhang matatapos na ang laban sa 15 minutes. Tatapusin na nga nila ang laban. Book, maganda yung ipinakita ng team natin dito. Malupit. Malupit yung kanilang laro. Magaling. Magaling din yung pinakita ng Preya at saka ng Valer, Book. Maganda yung mga steals nila doon sa mga objectives nila. Tama ka nga doon. Balikan natin yung nangyari kaninang clash do. Nagkawatak-watak dito. Ay, hindi. Sumasama ulit dito yung Blue Sides. And yung Leslie kasi isang suntok lang. Ibig sabihin, hindi nakakapag-team fight, nakakapag-participate sa Lord na, sa mga team fights na yon. And instead, I would like to comment dito yung ginagawa ng isang Aldous tsaka mga kanyang casemates. And also, sa the red side dito, ang isang Freya. Ito kanina ko pa tinitingnan. It has a potential dito kaysa kanya si Brian. Pero ito, inalis to yung mga builds ng isang Valir dito. And not again, this is a total dominating here. A 2-0 by Asuman kontra sa Coco Melon. And sila ay makapasok na sa winning bracket. Oh, tama ka dyan, Book. No? Maraming salamat nga pala bago tayo mag-dot. Maraming salamat sa ating mga viewers. 50 viewers. Shout out po sa inyong lahat. Bukas, abangan nyo po kami. Pagbabalik po ang inyong 44 Esports Mobile Legends Bang Bang. Ako po ang inyong lingkod, Ram Luna. At eko naman po, si Book G. Sama-sama po ulit tayo bukas dito lang sa 44 Esports Mobile Legends FAWA Tournament Season 1.